Ang pagboto tuwing eleksyon, hindi lamang isang karapatan, kundi tungkulin sa bayan. Sa araw na ito, pinatunayan ng ilan nating mga kababayan na walang hadlang para tuparin ang ating tungkuling makibahagi sa eleksyon. My report, si Jamie Santos. Ngayong araw ng eleksyon, marami ang nanindigan sa kanilang karapatan at tungkuling bumoto. Yan ay sa kabila ng kanilang abang kalagayan sa buhay. Si Angelo Aguirre o Ninyo na taga Makati, wala ng hita at mga kamay. Pero hindi ito naging hadlang para makibahagi siya sa eleksyon sa ikalawang pagkakataon. Gamit lang ang kanyang skateboard, nakapunta si Ninyo sa Pembo Elementary School para makaboto. Gaya ni Ninyo, nagawan din ang paraan ni Nelson Nunez na makaboto ngayong eleksyon. Dala ang kanyang hinandang kodigo, ginampanan ni Nelson ang kanyang karapatang pumili ng mga napupusuan niyang kandidato. At dahil wala na siyang mga kamay, ang hinalaki na lang ng kanyang paa ang nilagyan ng indelible ink. Ang Corazon Aquino Elementary School sa Batasan ang sinasabing may pinakamaraming botante sa buong Quezon City. Kabilang sa mga nakarehistro roon, ang 70 taong gulang na si Aling Magdalena. Pero putol man ang kanyang kanang paa, hindi pa rin alintana ang kapal ng tao na kanyang sinuyod makarating lang sa presinto. Sa kabutihang palad, maaga at maayos nakaboto si Aling Magdalena. Pinauna na siya at binuhat paakyat ng ikalawang palapag kung saan siya bumoto. Hindi rin pinalampas ang eleksyong ito ng mag-asawang senior citizen na sina Lolo Faustino, 86 anyos, at Lola Priscilla, 81 anyos. Nakasakay man ng wheelchair si Lola Priscilla, sinika pa rin niyang makasama kay Lolo Faustino sa kanilang presinto sa Caloocan dahil na rin sa kagustuhan nilang makaboto. Ang eleksyong ito ay isang mahalagang okasyon kung saan nakita at napatunayan ng ilan na gaya ni Ninyo, Nelson Aling Magdalena at mag-asawang Lolo Faustino at Lola Priscilla na walang sapat na dahilan para hindi natin mapanindigan ang ating tungkuling makibahagi sa pagpili ng mga susunod nating pinuno. Jamie Santos, GMA News.